pumunta dito sa Quezon City at naging squatter. Kahit saan-saan kami nag-squat doon. Naka-squat kami doon sa Butulan. Simula na ng kanyang ama na si Pangulong Duterte. Kaya sabi niya, silang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay pagpapatuloy nila ito. At ang pang-apat, ang pinaka-importante po, sabi niya, Senator Bato, please, iparating mo sa ating mga kababayan sa Quezon City na kapag ako'y magiging pangalawang Pangulo, ako po ay magiging very cooperative, very supportive na pangalawang Pangulo sa ating magiging Pangulo na si Bongbong Marcos. Hindi po siya magbibigay ng sakit ng ulo. Kaya sabi niya, ito lamang, ito'y ating mata, ito'y ating magagamit kapag lahat tayo ay mag-unity. Meron ng unity, meron pang teamwork. Kaya kung si Bongbong Marcos ang ating presidente, sino ang ating vice-presidente? Kung si Inday Sana ang vice-presidente, sino ang presidente? Kailangan po pag-memorize yan? Yung ating mga senador ng unity, dapat kailangan namin yan ngayon pagpasok ng 19th Congress. Kailangan namin na sumurta nila. Dahil ngayon sa 18th Congress, medyo hirap kami makapalusok ng mga batas para sa kabutihan ng lahat dahil marami nag-upos. Pero kung itong unity na ito yung pagkapasok, pagkasama namin, siguro smooth sailing na tayo lahat. At sana sumurtahan natin yung buong team ng Malayang Quezon City under the leadership of Mayor Mike Defensor. At ang ating busy mayor na si Vice Mayor Caswini Castelo. At ang buong linya po nila, baka makalimutan ko pala, nandito pala kung susuot ko yung t-shirt ng aking kapatid. Pangapaya ko na rin po yung aking kapatid, younger brother ko si Wiki De La Rosa, tumatak po ang pagkakusiyan dito sa distrito ng Quezon City. Bigyan ko lang kayo ng kunting background. Bakit kaming taga-Davao nakarating dito sa Quezon City? Ito po ang kwento sa buhay namin. Noong ako po nagkaniti sa PMA, gusto ng mga NPA, sinabihan yung aking parents na dapat si Bato parisainin ninyo sa PMA at sumali sa NPA. Kaya sabi ng parents ko, hindi kami papayag. Hindi kami papayag, kaya lumayas yung pamilya namin sa Davao City. Pumunta dito sa Quezon City at naging squatter. Kahit saan-saan kami nag-squat doon. Naka-squat kami doon sa Butulan. Pinalayas kami, lumipat kami dito sa Batasan. Hanggang ngayon, dito na kami nakapagsitin sa Batasan. Kaya, kung itong kapatid ko ay bigyan niyo yung tsansa na manalo, sigurado ako, hindi masasayang ang boto niyo dahil alam niya kung paano maging mahirap. Paano ang buhay ang mahirap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Excited na ako kasi parang tingin ko gusto ng ating mga kababayan may umawit para sa kanila. Ay, pinakaabangan natin lalo na ako. Yun, sabihin na ba kayo? Sabihin natin. Magpa-perform. Siya po ang nagsimula ng lahat pagdating sa mga kampanya. Tama ka dyan. Napakagaling. Isang mahusay Batikan na TV host. Alam niyo po, ang dami natin problema ngayon sa Pilipinas. At pinapakinggan ko po
sa ang ating buting mayor na si Mike Defensor na sinasabi na mukhang natugunan na niya lahat ng problema dito sa Quezon City at nabigyan na ng sagot lahat ng tiga sa Quezon City, lahat ng problema. Nung narinig ko nga yung sa senior citizen, sabi ko lilipat na ako dito sa Quezon City para maka-abili naman ako. Pinag-usapan niya yung housing. Alam niyo po, dito nagsimula yung bliss na housing development. Babalikan po natin yan. Dahil malaki talagang pagkukulang, hindi lamang dito sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas, ang pabahay. Siguro, ang kulang na pabahay sa buong Pilipinas ay 6 million na. At ibig sabihin, 6 million sa ating mga mamamayan, mga pamilya, sila ay squatter dun sa kanilang tinitirahan. Ay hindi lamang yun, yung mga negosyante na nawalan ng yung mga maliliit na negosyo, yung nasira, yung nawala yung kanilang negosyo, nalubog sa utang, nagsara na, nalugi na, ay kailangan natin tulungan. Natugunan din ni Mike Defensor yung problemang yan at magbibigay ng tinatawag na microfinancing para sa ating mga negosyante para makabalik ulit, makatayo ulit at magkaroon ulit ng trabaho. Kailangan po natin ayusin isa pang napapag-usapan at ay yung napakahalaga na serbisyo na ibinibigay ng isang pamahalaan sa kanyang mamamayan ay ang edukasyon. At ulit, nung pinakinggan ko po si Mayor Mike, eh alam na niya ang kanyang gagawin. Ngayon naman, siguro pagka nagkataon na panahon ko naman na gagawin ko, hindi lamang sa Quezon City, ngunit sa buong Pilipinas. Marami po ta, aayusin po natin, itutuloy po natin yung infrastruktura. Kailangan po natin paramihin, palawakin pa yan, para naman ay makita natin ang nabubuksan ng iba't ibang lugar kung saan natin ninanais na magkaroon ng magagandang economic activity sa iba't ibang lugar. Ang infrastruktura ay edukasyon, lahat po yan, agrikultura din ay naging problema sa atin ang supply ng pagkain nung dumating ang pandemya. Kaya kailangan natin ayusin yan at kasama na doon magkakaroon uli ng trabaho. Kaya po, eh kami ang naging adikay ng unit team, yung aming pinaglalaban at isinisigaw na mensahe sa buong Pilipinas ngayon ay ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa upang ipagsama-sama po natin lahat po ng galing ng ating mga kababayan. Alam naman po natin, alam po natin na ang isang tao kahit gano'ng kagaling, kahit gano'ng kasipag at gano'ng kalalim ang pagmamahal sa Pilipinas ay isang tao lamang. Kaya kailangan po natin lahat ng tulong ng ating mga kababayan, ng lahat ng sektor ng ating ekonomiya upang makabalik, makaahon na tayo dito sa krisis ng pandemya. Narinig niyo po ang mensahe ng aking naging partner, ang aking naging vice president. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na sa lahat ng mga presidential aspirant, ay ako na ang pinakamapalad. Ako'y pinakamapalad dahil ang nakasama ko, ang naging partner ko, naging vice president ko, ay ang pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamahusay at bukod sa lahat, higit sa lahat, siya ay tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Kaya po, eh alam naman lang po natin, pagdating ng halalan, ang ating vice-presidente, alam na ninyo itong sigaw na ito, ang ating vice-presidente, Duterte! 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 Kaya po, alam nyo, para sa amin, ang tampalan ng Marcos at saka Duterte
ay isang napakagandang halimbawa sa at napakagandang simbolo. Dahil kung ako na nanggaling ako sa Norte at si Inday Sara na nanggaling sa Davao, sa Mindanao, eh kaming dalawa ay nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas. Kung kaya naman namin magsama, palagay ko naman kaya natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Kaya po ito ang aming naging mensahe. Kaya po ito ay ang aming naging sigaw. Ito po ay ang aming naging adigain. At masasabi ko naman po na kapag aming pinag-uusapan ang pagkakaisa, ay nauunawaan po ng ating mga kababayan. Dahil hindi naman siguro nakakapagtaka. Dahil po ang Pilipino ay hindi naman po pala away. Ang mga Pilipino hindi naman nag-ahanap ng gulo. Madali ang patunayan yan. Tignan ninyo yung mga katabi ninyo. Nakangiti lahat yan. Mulan na kasi mami. Wait. Like and share mga kababayan. Like and share. Nasa puso po ng mga Pilipino ay maging mapagmahal. At palagay ko, alam naman natin lahat ito pag tinatanong sa atin, ano sa palagay nyo ay pinagmamalaki ninyong katangian ng Pilipino, ng puso ng Pilipino? Ang ating laging sinasabi ay tayo ay makabayanihan. Tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Kaya naman po, noong nagsimula po kami na umikot at isigaw at ginawang adikain ng pagkakaisa, noong nagsisimula pa kami, sumasagot naman po ang ating mga kababayan. Ngunit ang sagot na amin nga, ang namin natatanggap ay parang bulong lamang na halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, habang dumana ang ilang linggo at ilang buwan, yung bulong na yan ay palakas ng palakas hanggat naririnig na natin ay hindi na bulong, maliwanag na ang tinig ng Pilipino at ay may sigaw na. Ang bulong na yan ay naging sigaw na at ang sigaw ng Pilipino ay kasama ako sa pag-uulan. Kasama ako sa pagpaganda ng buhay ng Pilipino. Kasama ako sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Dumadami po ang sumasama sa atin at nagsasangid puwersa dito sa kiyusan ng pagkakaisa. Kaya po, huwag po natin makalimutan itong nangyari itong hapon na ito, itong gabi na ito, dito sa Quezon City, na ating sinimulan ang kiyusan ng pagkakaisa. Itong araw na ito, itong pagkakataon na ito, na tayo'y nagpulong, nagsimula at napag-usapan natin at ginawa natin, isinapuso natin ang ating pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Huwag po natin titigilan. Huwag tayong hihinto na maging layunin, maging hangarin, maging pangarap ang pagkakaisa. Tayo po ay magtulungan. Gawin po natin ang lahat. Lahat ng kailangan gawin trabaho, lahat ng kailangan gawin sakripisyo, lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating sipag at galing ay gawin natin para ipagkaisa natin ng Pilipinas. At kapag po tayo ipagpatuloy natin ang kilusan na yan, ay darating po ang panahon na masasabi na naman natin na ang Pilipino ay dahan-dahan gumaganda ang buhay. Ang Pilipino ay may trabaho ulit.
May konting pera sa bulsa, kaya na naman pakainin ang kanilang pamilya, kayang pag-aralin ang kanilang anak, at higit sa lahat, ay bawat Pilipino ay magkaroon ng pag-asa na ang magiging kinabukasan ay mas maliwanag at mas maganda kaysa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon.